maglalagay po ako ng, gagamitin ko yung syringe para walang matapon. So ito ang ginagamit kong maintenance, mga mi, habang ako ay nagbubuntis para hindi po dumami yung aking mga melasma or lumabas yung mga melasma. Set aside your worries, it's okay. Magandang araw sa inyo, mga mi. Welcome back to another skincare video. My name is Aya. Para po sa araw na ito, pag-uusapan po natin kung gaano kadami ang paghahalo ng RDL solution at RDL cleanser at iba pa pong toner na gusto nyo pong ihalo sa RDL solution. Sasagutin ko din po yung mga ibang katanungan ninyo sa isang video ko na naishare ko po sa inyo nung nakaraan. Kung pwede ba ang pinaghalong RDL solution at ibang toner sa mga lalaki, kung po pwede ba siya sa mga may maninipis ang balat, at higit po sa lahat, ituturo ko po sa inyo kung paano po ang tamang paggamit ng pinaghalong RDL solution at RDL cleanser. Alam nyo, mga mi, saktong-sakto kasi paubos na naman po yung mix solution na ginawa po namin last week. So naglalast po sa amin ito ng 2 weeks, itong punong bottle na ganito kalaki. This time, ilalagay ko po siya sa mas malinis na bote. Ito po yung personal na ginagamit po naming mag-asawa. So sa mga bago pa lang po sa channel ko and hindi po alam ang patungkol dito, ay maglalagay po ako ng links doon sa aking description box below kung para saan po ginagamit ang RDL solution, kung bakit ko po ito pinagahalo. Nandun po lahat sa ating description box. So today, magfo-focus lang po tayo sa mga katanungan ninyo sa video ko na i-share ko po sa inyo nung nakaraan. So ilalagay ko po siya dito sa mas malinis na bote. Ganyan lang po kaliit, mga mi. Kasi twice a week lang naman po akong gumagamit. Siyempre, mga mi, kakailanganin nyo po ng pangsalin o pangsukat. So sa akin talaga, sinusukat ko po siya. Take note, mas madami po akong nilalagay na RDL solution. So ito po yon kesa sa cleanser. Mas dinadamihan ko po siya dahil po ang RDL solution, mas concentrated po ang kanyang formula. So yung cleanser po ay ginagamit lamang sa panglilinis at saka pang balance po ng pH level po ng ating skin. Okay? So yung mga kakailanganin po nating pangsukat, kung meron lang po naman kayo nito sa bahay, ay mainam po siya na gagamitin ninyo para po sa pagsusukat ninyo kung gaano kadami yung ilalagay ninyo. Ako, mga mi, meron akong mga ekstrang ganito dito sa bahay dahil nga kay Popo. So ito, mga mi, ay nakukuha po sa mga unprescribe na gamot po ni Popo, katulad po ng ibuprofen o kaya naman po ay paracetamol. Uunahin ko na po yung RDL toner number 3. Maglalagay po ako ng 15 ml. So pupunuin po natin ng 15 ml. Para may transfer ko ito, mga mi, gagamitin ko yung syringe para walang matapon. Okay, next naman po ay itong RDL Baby Face Cleanser po natin. Yung papaya variant po yung ginagamit ko. And yung kailangan po natin dito ay 10 ml lang po. So, mas konti po yung sukat nito kesa sa RDL solution number 3. So, ilalagay natin siya sa 10 ml. So ito na po yung nagawa po nating mix solution. Tatakpan na po natin siya para hindi po siya matapon. So ito ang ginagamit kong maintenance, mga mi, habang ako ay nagbubuntis para hindi po dumami yung aking mga melasma or lumabas yung mga melasma. For sure, may mga magsasabi po na bawal po ang tretinoin at saka hydroquinone. Yes na yes, mga mi, ako din po nagsabi niyan sa inyo na bawal po siyang gamitin while nagbubuntis po kayo. Pero mga mi, take note, twice a week ko lang po itong ginagamit. So ang pagpapahid ko po nito ay
Lunes at saka Biyernes, umaga at saka gabi. Pero kayo mga mi, kung hindi man po kayo buntis at gusto nyo pong subukan ito, pwede nyo po itong gamitin araw-araw. Pagkatapos nyo pong maghilamos, uunahin nyo po ito bago po kayo mag-a-apply ng mga moisturizer. And sa umaga, importante din po ang pag-a-apply po ng sunscreen. So ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung ginagamit kong sunscreen. Ito po yon kay Kojic Acid Collagen. So ayan, basta summer, ito po ang ginagamit ko, most especially po kapag nagsuswimming pool po ako, kasi meron po itong SPF 50++++. Ito po ay water resistant. So ibig sabihin, mas nagtatagal po yung kanyang abilidad para maproteksyonan po yung aking balat laban sa araw. Kung interesado po kayo dito, ay maglilink po ako sa description box. Pwede ba to sa mga lalaki? Of course po, pwedeng-pwede po siya sa mga lalaki. Ginagamit nga po siya ng asawa ko, and ito din po yung kanyang ginagamit na maintenance. So, papaano naman daw po sa mga may sensitive ang balat or maninipis po ang balat na gusto pong gayahin ito, yung paghahalo po ng RDL cleanser po natin at saka RDL toner or kahit na anong toner. Ayan, me, ang may papayo ko lang po sa inyo, kung kayo po ay hiyang sa toner na ginagamit ninyo at gusto nyo pong ipaghalo ito, unahin nyo po munang mag-patch test, ano, kung hiyang nyo po ba yung RDL solution number 3 or kahit na anong numbers po ng RDL solution. Kung may mararamdaman po kayong irritation, pagkahapde, pagkasunog ng balat, huwag nyo na lamang po siyang ipaghalo at mag-stick na lamang po kayo sa ginagamit ninyong toner. What if hindi naman po kayo nangate or nakaramdam ng pagkainit o pagkasunog ng balat? Well, mga mi, it's a sign na yes, pwede mo po siyang ituloy. Kanya lang mga mi, huwag niyo po munang raramihan yung RDL solution. Mas raramihan niyo po yung sukat ng normal toner ninyo kaysa doon sa RDL solution. Titignan niyo po muna kung papaano yung magiging effect nito sa skin ninyo. And kung feel niyo naman po na okay at nakikita niyo po yung kagandahan ng resulta nito, maaari na po kayo magdagdag ng mas maraming RDL solution kaysa sa toner na ginagamit ninyo. Ayan mga mi, sa tingin ko ay nasagot ko po yung mga ilat sa mga katanungan po ninyo na hindi ko po na-share masyado doon sa video po natin nung nakaraan. Kaya di naman kung may mga katanungan pa po kayo mga mi, lagay nyo lamang po sa comment box section ko and itatry po natin siya na gawan po ng mga videos. Kung nagustuhan nyo po ang video po natin, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para parati ko po kayong manonotify every time na mag-upload po ako ng mga bagong videos. Maraming salamat po sa inyo. I will see you again in my next vlog.